Noong 2017 po, kami po ay na-assign sa Isla ng Pali na sakop ng parokya ng Santa Monica, Taytay sa lalawigan ng Palawan upang kami po ay magdiwang ng salita ng Diyos na may kasamang komunyon. Kami po ay malugod na tinanggap ng pamilya Senyor, isang pamilya po ng mangingisda. At si Kuya Dodong po ang madalas naming kasama sa pagbiyahe gamit ang kanyang bangka. At alam niyo po, doon ko po naranasang magbiyahe sa laot ng gabi. Sadyang kinakabahan po ako sapagkat madilim ang paligid, medyo maalon, at sa bandang likod po namin ay tanaw na tanaw po ang namumuong sama ng panahon. Kaya sabi ko po sa kanya, Kuya Dodong, biyabiyahe ba talaga tayo? Ang dilim-dilim, hindi ba tayo maliligaw nito? Paano mo malalaman na nasa tamang ruta tayo? Sagot sa akin ni Kuya Dodong, alam mo, hindi tayo maliligaw sapagkat may kompas tayo. Kailangang isunod mo ang kilos ng bangka ayon sa direksyong sinasabi ng kompas. Maaaring medyo tumagal dahil sa alon at hangin, pero makakarating tayo. Makakauwi pa rin tayo. At alam niyo mga kapatid, tama nga si Kuya Dodong. Pinanghawakan niya ang direksyong sinasabi ng kompas at kami ay nakarating sa aming paroroonan. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At alam niyo ba na ang linggo pong ito ay dineklara bilang National Bible Sunday? Ang salita ng Diyos na siyang laman ng Biblia ay ang mga mabathalang aral at katuruang ipinangaral ng mga propeta at maging mismo ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay maaari nating ihambing sa kompas na hawak ng aming bangkerong si Kuya Dodong. Ito ay nagsisilbing gabay natin upang makapamuhay tayo ayon sa tamang landas, ayon sa kalooban ng Diyos. At ang pakikiisa natin sa salita ng Diyos ang maghahatid sa atin upang makamtan at makarating tayo sa kaligtasang ipinangako sa atin sa kaharian ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa mga pagbasa po natin ngayong linggo, matutunghayan po natin ang mga tagpo kung saan hindi lamang binabasa ang salita ng Diyos kundi ipinangangaral. Ang salita ng Diyos na ipinangaral ni Jonas sa mga taga-Ninive, nang ito'y kanilang pakinggan at tanggapin, naantig ang kanilang puso't isipan, at sila'y nagsisi at sumampalataya, at naligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Ang salita ng Diyos na ipinangaral ni Jesus, nang marinig ito nila Simon, Andres at ng dalawa pa, ay nakita niyo naman kung ano nangyari. Nang sila'y tinawag ni Jesus, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Ang salita ng Diyos ay pinagsumikapang ipangaral, pinangatawanan at isinabuhay ng mga apostoles, kaya't maraming sumampalataya at nagbalik loob sa Diyos. Ang salita ng Diyos na ito ay maririnig din natin ngayon kung tayo ay nagsisimba via online man o sa loob mismo ng simbahan. At alam natin na si Jesus mismo ang nangungusap at nagpapahayag nito sa atin. Ang panawagan ni Jesus sa mga tao noon ay siya din namang panawagan niya para sa ating mga nakakarinig ng Ebanghelyo para sa linggong ito. Ang paghahari ng Diyos ay narito na. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at sumampalataya kayo sa mabuting balita. The one who truly listens to the gospel is the one who accepts God's words and believe in it. He will do what the word of God says. He will repent his ways. To repent is to change. To repent is to reorient our perspectives
to God's perspective. Repentance is not just being sorry for our sins, but reorienting one's whole attitude, lifestyle, and priorities according to God's Word. Ang pagsisisi ay ang pagbalik sa ating tamang kamalayan na may kaakibat na pagbabago sa ating pagkilos at pag-uugali. We don't have the luxury of time. Tulad ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto sa ikalawang pagbasa, ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang. Kaya't mas mainam kung sa sandaling ito ay makapamuhay tayo ayon at nakatuon sa salita ng Diyos bilang paghahanda natin sa paglipat sa buhay sa kabila. Ano ang sabi ng Ebanghelyo? The kingdom of God is at hand. Hawak kamay na natin. All we have to do is to cooperate with it. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, kung hindi, now na. Panginoon, pagkalooban mo kami ng biyaya ng buong pusong tanggapin, pakinggan, at sumampalataya sa iyong salita. Abutin man po kami ng dilim sa aming paglalakbay sa laot ng buhay, maging tanglaw at gabay nawa namin ang iyong salita. Tulungan mo kaming makasunod ang bangka ng aming buhay ayon sa direksyong itinuturo ng iyong salita hanggang sa sumapit kami sa pangpang ng buhay na walang hanggan. Amen.